Naibalita na nga natin dito mga idol sa ating channel na hindi nawawala sa problema mismo ng liga ang pagbaba ng kanilang TV rating sa mga nagdaang mga buwan. Bunsod nito ng iba't ibang estratehiya na ginagamit ng mga koponan upang hindi makapaglaro ang kanilang mga manlalaro, kaya tuloy mas bumababa na nga po ang mga manunood na mga laro ng NBA ngayong regular season. Pero sa ating bagong video nga po ngayon ay aalamin natin kung naapektuhan rin nga ba nito ang katatapos pa lamang na 2020 All-Star Game. Kamusta rin kaya ang naging ratings ng buong All-Star Weekend na tribute para kay Kobe Bryant? Yan nga po ating pag-uusapan dito sa ating bagong video ngayon. Siyempre, bago nga tayo mga idol magpatuloy, ay huwag niyong kalimutang i-follow, i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala mga idol sa laging solid na nanonood dito sa akin channel. So, balik nga po tayo sa ating pinag-uusapang topic ngayon. Well, sa pag-iba nga po ng format ng NBA All-Star, mas naging exciting at mas naging entertaining panoorin ang naganap na kompetisyon sa All-Star Weekend sa lugar ng Chicago. Marami ang nanood ng live sa mismong arena na pinaglaruan ng All-Star Game. Pero hindi lang nga po dyan ang tatapos dahil nakakuha rin nga po ng napakataas na TV ratings at sa social media activity ang naganap na All-Star Weekend, especially sa pinakahuli nilang event na All-Star Game. Ibig sabihin lang yan, maraming umabang at nanood nga po ng mga fans sa All-Star Game at talaga naman pinag-uusapan worldwide, lalong-lalo na sa social media. Ayon nga daw po sa inilabas na pahayag ng Turner Sports, ang kanilang naging coverage nga po ngayong 2020 NBA All-Star ay mas tumaas ng 15% pagdating sa viewership kumpara sa coverage nila noong nakaraang taon All-Star Weekend. Ang isa nga daw po sa mga naging rason kung bakit mas tumaas ang viewership nila ngayon ay dahil naging successful nga po ang pagbabago ng format ngayon na nagbigay ng bagong timpla sa mga mata ng manonood. Pagdating naman nga po sa katatapos pa lamang na All-Star Game ay mas tumaas rin nga po ito ng 8% na mga viewers kumpara last year. At ito rin nga po mga idol ang itunuturing na most watched program ng araw na iyon sa cable TV at sa kahit anumang platform na pwedeng makapanood ng All-Star Game. Ang parte naman nga po ng All-Star Game na nakakuha ng pinakamataas na ratings ay noong nasa 4th quarter na ng laro, kung saan umere ito ng halos 15 minuto at sa huli nga po nakita nating Team LeBron ang nakakuha ng pagkapanalo sa pinakabagong format ng NBA All-Star. Samantala, inilabas rin nga po ng Turner Sports na umabot ng higit sa 7.3 million na mga fans sa buong mundo ang nakaabang at nanunood ng nasabing All-Star Game, at mas tumaas pa nga ito mga idol hanggang sa 8 million viewers sa huling quarter. Habang ang pregame coverage naman nga po ng TNT na nag-focus sa pagpapakita ng tribute para kay Kobe Bryant ay mas tumaas rin ng 19% pagdating sa viewership kumpara ulit last year. Siguradong magandang balita nga po ang pagtaas ng mga viewership ratings ng NBA para sa ating NBA commissioner na si Adam Silver na puspusan talagang pagtatrabaho noong mga nakaraang buwan. Bagamat man nga po nariyan pa rin ang mga usual na business ng NBA at hindi mawala-walang kultura ng liga, ay marami pa rin nga po silang nagawang pagbabago at improvement sa mga nagdaang mga buwan sa kabila ng pagbagsak ng TV ratings noong umabot ng average na 15% ng mga coverage ng TNT, ESPN at NBA TV. Sa TNT nga po ay ubumagsak sa 21% ang nanonood ng mga pinapalabas nilang mga laro ng NBA. Sa Disney-owned network naman nga po ay bumagsak rin ng halos 19% ang viewership nila ng mga laro ngayong regular season kesa last year. Kaya ngayong patuloy nga po ang pagtaas ng mga manonood ng mga laro sa NBA dahil sa naganap na All-Star Game, ay siguradong magandang simula nga ito para sa kanila upang sa ganoy makabawi naman sila sa mga susunod na buwan. Huwag lang nga pong maulit ang mga problema ng NBA sa pag-miss ng mga mahalagang manlalaro ng kada koponan sa kanilang mga laro na pinapalabas sa television na mismong naging main reason o naging pinakarason ng mga fans kung bakit di sila nanonood ng mga laro
sa regular season. Inihayag rin nga po ng NBA Commissioner Adam Silver ang pagbaba o pagbagsak ng viewership ng NBA games sa All-Star Press Conference at inamin niyang mahirap para sa kanila na makahanap ng bagong solusyon upang mapataas ang mga manonood ng mga laro ng NBA. Sa kabilang banda naman nga po mga idol ay nagbubunyi nga po sila dahil mayroon sila ngayong napakababatang fan base pero majority nga dito ay hindi nanonood ng mismong television bagkos sa social media. Pero hanggang sa ngayon nga daw po ay wala pa rin silang nagagawang solusyon kung paano nila makukonek ang kanilang mga broadcast sa kanilang mga fans sa kahit anumang platform na pwedeng makapanood ng mga laro ng NBA. Umaasa rin nga po ang ating commissioner na makakahanap ng tamang solusyon ang kanilang mga media partners katulad ng Disney at AT&T sa pamamagitan ng streaming business sa social media upang mas madali ng makapanood ng mga laro ng NBA, especially pagdating na ng NBA playoffs sa mga darating pang mga buwan. So that's it mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at syempre huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button sa ating channel para syempre lagi kayong updated sa mga nangyayari ngayon sa NBA. Once again mga idol, maraming salamat po sa panonood. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.